mga kwento ng pag-asa, aral, inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Handog ng radyo natin FM Nationwide. Kasama si Miss Gladie Mabini. Gladly yours. Tuwing Linggo, alas 9 ng gabi, it's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours. Radyo natin. Handog ng radyo natin FM Nationwide. Kasama si Miss Gladie Mabini. Gladly yours. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao sa lahat po ng ating mga tagapakinig na nakaantabay ng muli sa atin. Maalab na pasasalamat sa palagiang pagsubaybay. Kumusta po kayo, mga mahal kong tagapakinig? Ang lamig-lamig na ng hangin, hindi na talaga maitatatwa na heto na ang Kapaskuhan. Opo, malapit na, hindi rin maitatatwa na Sunday na ulit, kaya boses ko na naman ang inyong napapakinggan. Namiss niyo ba ako, mga kaibigan? Kasi ako, oo, parang ang tagal-tagal nating hindi nagkausap. Siguro dahil abalang-abala ako sa iba pang mga obligasyon itong mga nakaraang araw, kaya parang bigla akong nasabik na makausap kayong muli. Anyways, tuloy-tuloy po ang buhay, bawal ang sumuko. Kapag sumuko daw tayo ay yun ang talagang talo na. Pero hanggat lumalaban at gumagawa ng paraan para itawid ang buhay, may pag-asa na naghihintay. Sabi nga noong nanay ko, nung minsang magkausap kami at napag-usapan namin ang mahirap na kalagayan ng buhay, ang sabi niya sa akin, huwag mag-alala dahil hindi naman permanente na ganun ang sitwasyon. Nagbabago ang lahat. And she is very, very right. Tama siya doon. Nagbabago nga ang panahon. Nagbabago ang sitwasyon. And if you just don't give up, you will harvest ang magandang bagay na pwede mong maranasan pagkatapos ng hindi magandang karanasan. So, move on lang tayo, mga kaibigan. Tuloy lang tayo sa lakbayin ng buhay kahit na ano paman ang uri ng daan na ating tinatahak, may katapusan at katapusan ho iyan. Nagbagong anyo ang ating mga radyo natin. Napansin niyo ho ba? Yan po ay bahagi pa rin ng aming adhikain na mas mapalapit sa inyo at masiguro na napaglilingkuran namin kayo sa paraan na mas maipagmamalaki ninyo. Kaya sana sa mahigit na 20 dekada nating pagsasama-sama ay mas maging maigting pa ang ating pagtutulungan upang patuloy natin na maagapayan ang bawat isa. Yesterday ay naging resource speaker ang inyong lingkod sa ginaganap na Bukam Bibig Nationwide Month-Long Workshop ng UP Community Broadcasters Society. Ang audience ho dito ay mga high school at freshman students na mula sa iba't ibang paaralan at universities sa ating bansa. Ang kanilang theme for this year ay Bukam Bibig, Molding Young Community Broadcasters in the Philippines. Honestly, no, kahit na medyo loaded ako sa mga panahon na ito with so many responsibilities, knowing na ang magiging mga audience for this event ay mga kabataan na pagdating ng panahon ay papalit sa akin, papalit sa amin ng mga naririto ngayon, hindi ko maiwasan ang umoo at tanggapin ang imbitasyon. Totoo na may mga kasama sa industriya na merong pagdadalawang isip, merong pagdadalawang loob na ibahagi ang kanilang kaalaman, ang kanilang mga sariling estratehiya para magtagumpay dito sa industriya dahil
sa pag-aalala na baka syempre mas gumaling pa sa kanila ang kanilang tinuturuan at maungusan sila. Dahil totoo naman, nangyayari naman talaga ang ganyan. Pero ang sa akin naman po, since ang aking paniwala ay tama naman ang aking direksyon in terms of the values and principles na akin pong tinatayuan at pinahahalagahan, it is an honor and a great privilege na mabigyan ng pagkakataon na ma-impluensyahan din ang iba na ganun din ang gawin. Lalo na kung mga kabataan yon na magpapatuloy sa industriyang ito, di ba po? Kasi for me, no, kung naniniwala tayo sa ating mga panuntunan, huwag na lang sabihin na sa industriya namin ng mga broadcasters, anuman ang inyong kinabibilangan na institusyon or anuman ang inyong kinabibilangan na industriya sa ngayon, kung naniniwala ho tayo sa mga panuntunan na atin hong pinahahalagahan sa mga katangian na alam nating dapat nating tinataglay at isinasakatuparan, ay mas dapat ho natin itong ibahagi, no, upang masundan ng ating mga kabataan. So, I said yes, and yesterday, I shared to these young minds na naandon, and I am really in my heart, no, praying and hoping very much na mananatili sa kanilang puso ang mga naibahagi ko hanggang sa panahon na sila naman ang naririto at ating pinakikinggan. So maraming salamat UP Community Broadcasters Society sa paniniwala at pagtitiwala, at magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga attendees kahapon na nakikinig sa atin ngayon at naririnig ang aking tinig dito sa radyo natin. Be the best that you can be. Welcome na muli sa ating programa kung saan ay itinatampok natin ang istorya ng inyong mga aral, inspirasyon at pag-asa. Ang atin pong Gladly Yours, napapakinggan ho tayo sa lahat ng radyo natin FM sa buong bansa mula alas 9 ng gabi tuwing Sunday. At napapakinggan din po sa ating live streaming na radyonatin.com. Para naman sa lahat ng ating mga tagapakinig na nasa labas ng ating bansa o kaya ay malayo sa mga lugar na naaabot po ng ating himpilan. Mamaya sa ating YouTube channel ay meron pong replay ang episode na ito at exactly 11 p.m. So kung gusto ho ninyo na mabalikan itong atin pong programa, pwedeng-pwede po mamaya dyan sa YouTube channel natin na Gladi Mabini. Kasama po sa bahaging teknikal si Seth Escobar, MacNeil Sinchongco at Patricia Rodriguez. Mga kaibigan, ito po ang inyong Miss Glad. Welcome to the show. Usap-usapan ngayon ang mga lumalabas na issue, no, sa mga magkakalabang partido sa politika. Tayo na mga nagmimiron, gulong-gulo na sa kung sino ba ang nagsasabi dito ng totoo, sino ba ang ating paniniwalaan. At natatawa na lamang tayo sa ating mga nakikita at naririnig. Grabe talaga ang politika sa ating bansa, nakakasuka sa dumi. Kaya kahit na malinis ang intention mo at gusto mo lang naman talaga na magsilbi, ay kasama sa paghahandaan mo ang mga ganitong sitwasyon. Kasi nga, hindi naman din kakampante ang iyong kalaban na pakurot-kurot lang siya sa'yo. Kapag nanganganib na matalo, ay talagang bubugbugin ka niyan sa issue, local man o national. Welcome to life! Welcome to the Philippines! Kaya ang tanong, kapag kina-character assassination ka na, ano nga ba ang iyong gagawin? So, yung mga tumatakbo na maaaring nakakaranas ng ganito sa ngayon, naku, makinig kayong mabuti. Baka may mapulot ho kayo dito sa ating pag-uusapan. Kasi nga, ang character assassination, hindi naman din yan namimili ng taong bibiktimahin. Sa mga kaibigan na hindi mo napagbigyan, di ba? Sa katrabaho na nakaalitan mo, sa kapamilya na hindi mo nakasundo,
Minsan naman kahit hindi mo personal nakakilala, pero pag natipuhan ka ng taong masama ang hangarin sa'yo sa anumang rason, ay magugulat ka na lamang kung ano-ano na ang naririnig mong sinasabi na hindi maganda tungkol sa'yo. Pulutan ka na pala sa usapan, sa amin pa sa waray, libak-libak ka na nang hindi mo alam. Nakaranas na ho ba kayo nito? Kapag kasi kayo po ang tipo no, ng tao na matalino, matagumpay, popular, magaling, maganda, or angkin ang lahat ng ito, hindi talaga nakakapagtaka kung isang araw, ikaw ang maging sentro ng paninira ng iyong kapwa. Katulad ng sinabi ko, pwedeng kaibigan yan, kapitbahay, kababayan, kabarangay, kapamilya, hindi malayo na maging biktima ka ng tinatawag na character assassination. Ano ba ang character assassination? Ayon kay Mr. Google, ang character assassination ay ang malisyoso at hindi makatarungang pamiminsala ng reputasyon ng isang tao. Ito din ay ang sadya at proseso na sumisira sa kredibilidad at reputasyon ng isang individual, ng isang institusyon, isang social group, or ng isang bansa mismo. At ngayong gabi, mga kaibigan, pag-uusapan ho natin ang tungkol dito. Character assassination sa tao. Kanino ito pwedeng manggaling at kung paano ba natin ito haharapin? It's a fact, mga kaibigan, lalo na dito sa Pilipinas, na ang mga bagay-bagay no, na nasasabi tungkol sa atin may make or break us. Ito ay maaaring makasira no, sa ating reputasyon, sa ating relasyon, oportunidad, professional man o personal. Minsan, pangmatagalang pagkasira pa sa ating tiwala, sa ating mga sarili, to the point na maaari nitong baguhin ang pananaw ng ibang tao sa atin or tayo mismo sa ating mga sarili. Mga kaibigan, ang character assassination ay isang masamang gawain at isa ho itong maruming laban. Pwedeng ginagawa ito sa atin ng patalikod or harap-harapan. At kung naiintindihan natin ang damage na pwede nitong magawa sa ating pagkatao, importante ho na alam natin kung paano natin ito haharapin at pagtatagumpayan. Paano nga ba? Pero bago ho natin talakayin yan, importante na malaman muna natin sino at ano ba ang mga tao na pangunahing pwedeng maging nasa likod ng potensyal na paninira ng ating reputasyon. Una dyan ay ang mga taong may inggit sa'yo. Inggitera, inggitero. Maaring sila ay kasalukuyan or dati mong kasamahan sa trabaho. Naging kaklase mo noong high school or noong college. Kakilala mo tapos nakita nila na, teka lang, bakit lumalayo na ang agwat na iyong nararating sa tagumpay sa buhay kumpara sa kanila? At dahil ayaw nilang mapag-iwanan mo sila, ay gagawa sila ng paninira upang mahila ka pababa at huwag makarating sa tagumpay na gusto mong abutin. Ang mga taong ganito ay mapanganib in the sense na meron kasi silang perceived credibility. O yun bang kapag nagsalita sila tungkol sa'yo, maaari silang paniwalaan ng tao kasi kakilala ka nila at nakasama mo sila. Ang ganitong mga klase ng tao, madalas ginagawa ang paninira lalo na kapag pakiramdam nila ay nawalan na sila ng control sa inyo. Maaaring hindi nyo na masyadong pinapansin o kaya naman ay iniintindi. Pangalawang personalidad na maaaring mang-character assassinate ay yaong may galit sa'yo. Galit sa'yo kasi pwedeng na-offend mo, nagka-diferensyahan kayo at bagaman nagkaayos na kayo ay nananatiling masama ang loob sa inyo,
galit sa'yo kasi pwedeng ikaw ang nagpapaalala sa kung nasaan sila dati or yung kinalalagyan mo ngayon ang iniisip nilang dapat ay kinalalagyan nila. Or pwedeng basta galit lang sa'yo kahit wala ka namang ginagawa. May mga ganoon kasi, di ba? Yung tinatawag ng mga matatanda na kontrapelo, yung mainit lang talaga ang dugo sa iyo. Usually, ito ang mga tao na napaka-negative ng perspective sa buhay. Toxic kasama. Hindi gusto ang kanilang ginagawa, pero napipilitan sila na gawin kasi wala silang choice. At nakikita nila how happy you are or how successful you are sa kung nasaan ka ngayon at hindi sila masaya seeing you happy. Di ba nga, misery loves company. So gusto nila na maging miserable ka din katulad ng kung gaano sila kamiserable. Kaya sisimulan ka nilang pag-usapan, lilibakin, sisiraan. Gayunpaman, hindi dapat bigyan ng atensyon ang mga ganitong tao. Kasi most probably, hindi lang sila sa'yo galit. Malamang sa malamang, galit sila sa buong mundo. Ibig sabihin, wala naman talaga silang ginusto na kahit na sino. Ang susunod ay yung mga mapanlin lang. Yung mga hunyango na sinasabi natin. Again, pwedeng kaibigan mo ito, katrabaho mo, kapamilya, kakilala. At ito ang mga pinakamapanganib. Sila kasi ang mga klase ng tao na gagawin ang lahat para ikaw ay masira. Pinakamapanganib ang mga taong ito dahil hindi nila kailangang namumuhi sa'yo para ikaw ay siraan. Ibig sabihin, kahit wala ka namang ginagawa, wala ka namang interes sa kanila, pwede ka nilang i-character assassinate. Kahit na maayos ang pakikitungo mo sa kanila, kung nakikita nila na ikaw ang hadlang upang makuha nila ang kanilang gusto, kaya kanilang siraan, kaya kanilang apakan, kaya kanilang ilaglag para lamang magtagumpay sila na makuha ang kanilang gusto. Ang mga ganitong tao, mga kaibigan, ay hindi marunong makonsensya o magpakita ng anumang pagsisisi at wala rin silang pakialam kung ano na ang mangyayari sa iyo pagkatapos kanilang siraan. Ganun katindi, mga kaibigan, napakasama. Pero may mga ganitong klase ng tao at marami sila. So anong klaseng mga tao ang pwedeng maminsala ng reputasyon ng iba? Una, yaong mga naiinggit. Pangalawa, yaong may galit sa'yo. At pangatlo, ay yaong mga mapanlin lang. Na-identify na natin sila. Ang tanong ngayon, ano ang iyong gagawin kapag ikaw ay naging biktima o magiging biktima pa lang ng character assassination? Pag-uusapan ho natin yan sa ating pagbabalik. Meanwhile, narito muna ang aming pambungad na awitin. You are listening to Radyo Natin Nationwide. We are your friend, your radio. Gladly yours. Patuloy tayong nagpapasalamat sa ating mga kaagapay sa programang ito. Maraming salamat po, ACS Manufacturing Corporation. Mga kaibigan, clean hands protect us from infection. So take time to learn the proper 20-second hand washing procedure. Gamit po ang antibacterial soap para makaiwas sa coronavirus infection. This is a public service reminder from ACS Manufacturing Corporation, maker of Shield Bath Soap. At mga misis, alam nyo ba na kahit na nasa bahay lamang ay pwede pa rin mangamoy pawis at kulob ang damit ng pamilya? Kaya ang payo ko, subukan na ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fabcon ay meron pong Stay Fresh Technology, kaya damit ay masarap at kumaka-bloom sa bango. Subukan na ang Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom.
Ang Charm Fabric Conditioner is manufactured pa din po ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. Patuloy din pong paalala sa lahat, huwag kalimutan na patuloy na alagaan ang kalusugan. Palakasin natin ang ating resistensya, siguraduhin natin ang 7-8 oras na pagtulog, kumain ng masustansya at huwag kalimutan ang laging pananalangin. Yan po ay paalala mula sa MX3, BM Extraordinary with MX3. Ipagpatuloy ho natin ang ating pinag-uusapan, mga kaibigan, tungkol dito sa nabuksan natin na talakayin ang character assassination o paninira, no, sa reputasyon ng iba. Pinag-uusapan ho natin ito dahil realidad ito ng buhay. At habang nananatili tayo sa mundong ito, ang mga ganito ay nananatiling banta sa ating kapayapaan, sa ating pangalan. Lalo na at iba ang appetite ng tao sa chismis. Kita nyo nga, di ba, may sarili na tayong label at tinatawag na nating mga marites ang mga inay na chismosa. At tanggapin natin, mas may appeal sa atin ang hindi magandang balita. Yung kapag kasiraan ng ibang tao ang ating naririnig, madami sa atin ang talagang all ears. Nabubuhay ang ating kuryosidad. At bagaman pwedeng hindi tayo ang nagkakalat ng chismis, pero kapag nakarinig naman tayo ng chismis tungkol sa buhay ng iba, hindi naman natin maitago ang ating interes sa pakikinig. Ang Biblia, mga kaibigan, ay meron hong babala sa atin tungkol dito. Binabalaan tayo na lumayo sa mga tao na mapanira ng kanyang kapwa. At bantayan natin ang ating mga sarili sa ating mga pagsasalita tungkol din sa iba. Dahil ang paninirang puri ay isa pong seryosong kasalanan. Maaari po itong makasira ng buhay. Ang sabi nga sa Ephesians 4:29, do not let unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. So ang tanong, ano nga ba ang dapat nating gawin kapag tayo ay nakakaranas ng ganito? Unang-una, huwag patulan. Kung tayo po ay biktima ng character assassination, huwag po nating hayaan na pumasok ito sa ating sistema, na tayo po ay magkaroon ng kagustuhan na patulan ang nagsasalita ng hindi maganda o laban sa atin. Kapag kasi prinoseso natin ito sa ating sarili, siyempre, negative ang maaari nating maramdaman. Magagalit tayo sa naninira sa atin, di ba? Pagdududahan na din natin ang mga nakakasama natin kasi iisipin natin na, oh, baka ang mga ito ay nakwentuhan din ni ganito at ganyan at naniniwala sa sinabi tungkol sa akin. Ang pinaka-worst pa ay baka mawalan tayo ng kumpiyansa sa ating sarili. At pag nangyari yon, hindi ka na komportable, 'di ba? Yung pang-araw-araw mo na mga gawain siguradong maaapektuhan. Kaya hangga't maaari, huwag ho nating hayaan na tayo po ay pangunahan, tayo po ay maging alipin ng paninira ng iba para makontrol ho natin ang ating sarili na huwag natin itong mapatulan. Pangalawa, huwag tayong bumaba sa level ng taong naninira sa atin. Let us not stoop down to their level. Ang mga taong mapanira, mga kaibigan, ay naninira because they are envious, they are dissatisfied, they are unhappy sa kanilang buhay. And it's not a very good place to be in, diba? Kumbaga, nasa putikan ang mga taong ganito. Huwag nating hayaan na sila ay magtagumpay na maputikan din tayo. Kung alam naman natin na walang katotohanan ang sinasabi ng iba tungkol sa atin, hindi tayo dapat na magpaapekto at hindi tayo dapat na bumaba sa abot lamang ng isipan
at ng ugali ng mga ganitong tao, matuto tayong pumili ng giyera na ating papasukin. Kasi maraming mga giyera na maliit lang naman pala, pero sobra-sobrang ibinigay natin na panahon, sobra nating in-stress ang ating mga sarili, when in fact, it is not even worth it. Okay? Ang importante, alam natin kung saan tayo nakatayo, kilala natin kung sino tayo at anong pagkatao ang meron tayo. Kung maliwanag sa atin yan, magagawa natin ang magpatuloy pa rin sa ating buhay ng masarap ang tulog sa gabi at nakakangiti ng totoo at walang pag-aalinlangan sa araw. Dahil higit kanino man, mas alam natin kung ano talaga ang totoo. Pangatlo, huwag ho tayong umiwas sa pakikipag-usap sa kanila. Madalas kapag tayo ho ay nakarinig na may sinasabing hindi maganda ang isang tao sa atin, sumasama na kaagad ang loob natin at ayaw na nating makipag-usap or batiin man lamang ang taong iyon. Ang isa po sa pinakamabisang paraan upang kontrahin ang gumagawa ng paninira sa atin ay ang iparamdam na walang epekto sa atin ang kanyang mga ginagawa or sinasabi sa pamamagitan ng kaparehong pakikisama pa din. In fact, pwede ngang kausapin natin sila, whatever ang ating narinig, para maliwanagan din kung totoo nga na may sinasabi sila or baka naman mali lamang ang nakarating sa atin. Next, panatilihin ho natin na maikli at pribado ang ating sagot hanggat maaari. Hindi maiiwasan na may mga tao na maaaring magtanong kung gaano katotoo ang kanilang narinig tungkol sa atin. Kapag naka-encounter ho tayo ng ganito, panatilihin nating maikli at pribado ang ating sagot. Lalo na kung hindi naman natin sigurado, 'di ba, kung kanino panig ang taong ito. Dahil anumang kasagutan natin ay maaari nilang gamitin laban sa atin, gamitin para mas lalong lumala ang hindi pagkakaunawaan doon sa taong naninira sa atin. Next, panatilihin po natin ang ating integridad. Magpatuloy pa din tayo sa paggawa ng tama at mabuti at makabuluhan. Huwag ho nating hayaan na ang mga paninirang puri sa atin ay makaapekto sa kagandahan ng ating puso. Lahat ng usapin, mainit lang ho yan for a time, habang wala pang bagong pagchichismisan. Pero dahil bilog ang mundo, bukas makalawa, siguradong may iba na namang pagpipiestahan. Kaya cool ka lang, relax, lahat ng bagyo natatapos. Stay strong and do not lose your peace by fueling the fire. A lot of battles are won in silence. At sa gitna ng lahat ng ito, mga kaibigan, ang pinakamabisa pa ring depensa ay ang pagdarasal. Knowing na wala namang nalilingid sa Diyos. He is watching us. Wala tayong maitatago. Nakikita niya po ang lahat. Maiisip pa lang natin, alam na niya na iisipin natin yon. Ang mga taong gumagawa ng masama, ng paninirang puri sa kanyang kapwa, pwede pong magtagumpayan pansamantala. Magtagumpay na masaktan tayo, magtagumpay na mapingasan ang ating reputasyon. But I assure you, God will surely bring justice. And you can look forward to that day. Okay? Sige nga po, balikan natin ang ating mga panukala. Ano ang dapat nating gawin kapag tayo ay naging biktima o kasalukuyang biktima or magiging biktima pa lamang ng character assassination? Huwag pansinin. Huwag tayong bumaba sa level ng taong naninira sa atin. Huwag tayong umiwas sa pakikipag-usap sa kanila. Gawin nating maikli at pribado ang ating sagot doon sa mga maaaring magtanong. Panatilihin ang ating integridad at ilagak natin sa kamay ng Diyos ang lahat. Okay po? Sa ating pagbabalik, mga kaibigan, babasahin na natin ang ating tampok na liham for tonight. Tayo muna ay maghanap buhay, manatiling nakaantabay. You are listening to Radyo Natin Nationwide. We are your friend, your radio. Gladly yours. Gladly yours.
Sa mga kachuchunin pa lamang, kayo po ay nakikinig sa programang Gladly Yours. Sumasa inyo po ang palatuntunang ito every Sunday, alas 9 ng gabi. Okay, basahin na natin ang ating tampok na liham. Naririto. Dear Miss Glad, magandang gabi sa iyo at sa lahat ng nakikinig sa Gladly Yours sa buong bansa. Sana gabi-gabi may Gladly. Naa-addict na ako sa programang ito at halos hilahin ko ang mga araw para Sunday na ulit. Ako si Mirna, teacher ako sa isang high school dito sa amin. Kung pwede, wag mo na lang banggitin kung taga saan ako. Maikli lamang itong sulat ko, sana ay mapansin mo. Miss Glad, I am 43 years old. Meron akong 3 malalaki ng mga anak. Tricycle driver ang asawa ko. 25 years na kami na magkasama. Ang naiinis lang ako, bakit ba hanggang ngayon, sa kabila ng tagal ng aming pagsasama, away pa rin kami ng away. Madami pa din kaming mga bagay na hindi mapagkasunduan. Oo, alam ko na normal naman sa mag-asawa ang nag-aaway. Pero every time na mag-away kami, parang bago ng bago sa pakiramdam ang sakit na aking nararamdaman. Lalo na at masakit nga akong magsalita. At mahal ko naman ang aking asawa. Pero hindi ko maiwasan ang matahin siya every time na nag-aaway kami. Na lubos naman niyang ikinasasama ng loob. Pero wala rin naman siyang magawa kasi totoo naman ang aking sinasabi. At sa tanda namin ito, napapalayas ko pa rin siya sa bahay namin pag talagang galit ako. Katulad nito, Miss Glad, isang linggo na siyang wala sa amin. Doon siya umuuwi sa bahay ng nanay niya dahil meron na naman kaming hindi na pagkasunduan. Ano ba ang dapat gawin para matigil na ang aming pag-aaway? May sikreto ba para maging smooth ang pagsasama ng mag-asawa? Sana ay mabahaginan niyo naman ako ng idea, Miss Glad. Anyways, paborito ka naming pakinggan ng aking mga kasama. Topic namin every Monday morning, ang mga liham na iyong binabasa. Minsan nga, sa sobrang nakaka-relate kami sa istorya, napagdududahan pa namin ang isa't isa. Kaya ayokong banggitin mo kung taga saan ako kasi siguradong tukoy nila agad pag narinig nila ang liham kong ito. Maraming salamat, Miss Glad. Sana ay manatili kang malusog at magpatuloy ang programang ito para mas marami ka pang matulungan. Paki-play ng Why Do We Always Hurt the Ones We Love, Please. Gladly Yours, Mirna, nakikinig sa RN Blank. Gladly Yours. Ano nga ba ang dapat gawin para matigil na ang pag-aaway ng mag-asawa? May sikreto nga ba para maging smooth ang kanilang pagsasama? Yung pag-aaway, I think normal yon sa mag-asawa. May ganyan talagang mga episodes ang dalawang nagsasama. Pero yung paraan ng kung paano nag-aaway ang dapat ay nagbabago habang lumilipas ang panahon. Siyempre, noong tayo ay mga bata-bata pa, mas mapusok tayo, di ba? Mas palaban palagi, mas pasugod palagi. Pero as we grow older, hindi ba dapat ay nakakapag-adjust na din tayo? Kasi supposedly, mas nakikilala na natin ang isa't isa. Alam na natin ang mga triggers na dapat nating iwasan para hindi na lumaki pa ang away. Mas mature na tayo, kaya mas alam na din dapat natin kung paano ba natin tutugunin ang ating asawa kapag galit siya sa atin or tayo ang galit sa kanya. Kung paano natin ipaaabot ang ating disgusto nang hindi tayo hahantong doon sa magkakasakitan talaga tayo ng damdamin ng todo-todo. Dahil wala namang pag-aaway na magaan, di ba? Lahat naman ng pag-aaway, masakit, mabigat sa damdamin.
Pero kung inaakap natin ang maturity na dapat ay nag-gain natin through time, mas malawak na ang ating pangunawa at mas control na rin natin ang pain na pwedeng idulot ng words at actions natin dahil napag-iisipan na natin ito. Ano ba ang sikreto para maging smooth ang pagsasama ng mag-asawa? Ako personally, ito ang masasabi ko. Una, komunikasyon. Maging bukas sa isa't isa. Pag-usapan ang hindi na pagkakasunduan and meet at the middle. Ang ugat ng pag-aaway ay dahil sa hindi pagkakaintindihan. Pero kung pareho kayong bukas na maunawaan ang bawat isa, wala kayong kailangang pagtalunan. Pangalawa, respeto. Bagaman pamilyar na tayo sa isa't isa dahil asawa nga natin siya, irespeto natin ang kanyang pagkatao, ang kanyang desisyon, ang kanyang mga choices, ang kanyang presensya sa buhay natin at kung sino siya sa atin. Pangatlo, asawa natin yan, pinakasalan natin, tanggapin natin ng buo, no matter ang kanyang mga weaknesses and flaws. Let us lower down our expectations, baka kasi hindi naman talaga niya yun kayang ibigay. Ang importante, nakikita natin na ginagawa din naman niya ang kanyang makakaya. Pang-apat, lagi niyong babalikan ang panahon na kayo ay nagmamahalan. Ipaalala sa sarili kung gaano ninyo kamahal ang isa't isa para anuman ang galit na nararamdaman ninyo ay mapawi dahil ang mananaig ay yung pag-ibig na dapat ay patuloy ninyo na kinukultivate sa inyong mga sarili. At panglima, put God at the center of your marriage. Kung alam mo na sa bawat ninyong gagawin ay meron kayong third person na dapat konsultahin, na sa bawat pag-aaway ninyo, sa bawat pagbabangayan ninyo, ay naririnig at nakikita ng Diyos ang lahat ng inyong ginagawa at ibinabato sa isa't isa. It will dampen your anger towards each other. Remember, walang sino man sa atin ang perpekto. Marami pa sana akong gustong idugtong pero wala na tayong panahon. Kaya Miss Mirna, yan na muna ang aking masasabi. Hopefully, ay makatulong po iyan sa inyo. At sa lahat ng mga nakasama natin tonight, God willing, muli ho tayong magsama-sama sa susunod na linggo sa kaparehong oras sa Timpilan at sama-sama ho nating balikan ang istorya ng inyong mga aral, inspirasyon at pag-asa because your story matters. Ito po ang inyong Miss Glad, Gladdy Mabini. God bless your heart, good night and sweet dreams. Hanggang sa muli, sama-sama tayo, Pilipino. Bye!